3, 2, 1, and... Wala sa tono! Hey, yo, what's up sa inyo dyan, mga dre? Isa na namang bagong araw at isa na namang bagong video na hatid sa inyo ni Tito Pipo. So, kung napanood nyo na kanating video, nagbigay ako ng mga tips kung paano kayo matututo o paano gagaling sa paggigitara bilang isang beginner. So ngayon naman, ang unang lesson natin para sa araw na ito, no, sa paggigitara is kung paano itono ang inyong mga gitara. Okay? So, kasi kahit anong galing mo tumugtog, kung wala sa tonong gitara mo, olats, mga dre. Walang makikinig sa inyo at nakaka-frustrate kasi kahit anong ilang beses mo tugtugin, hindi siya tutugma sa ginagaya mong kanta o sa tinutugtog mong kanta. So, unahin nating pag-aralan is kung paano itutono ang inyong gitara. Stay tuned and don't forget to like, share, and subscribe. Pindutin nyo na ang notification bell sa baba para ma-notify kayo pag may bago tayong lesson, may bago tayong video. Alright? Let's go! Paano ba tinutono ang gitara? No? May mga devices or gadgets na pwede gamitin sa pagtutono. Isa na yung itong tinatawag nating chromatic tuner. No? Nabibili, meron kayong mabibili nito sa Lazada, sa Shopee, or sa any music stores. Na mga more or less 500 pesos. Ito kung mga 300 pesos ko nabili ito eh, pero so yung mga high-end, may mabibili kayo niyan. Or, kung bibili kayo ng gitara na merong pick-up o yung mic sa loob, minsan, yung mixer, yung mixer banda rito, meron na siyang tuner na kasama. No? How does this work? Ito ang ginagawa nito is, yung vibration ng gitara pag nag-strum kayo ng string, yun, kinukuha niya, yun natin, para makita. Yan, nakita niya. Yan, o. No? Meron siya parang ano hand na nagmo-move kung ano yung note ng gitara, no? Makikita niyo siya dito. Okay? Halimbawa na ganun din naman sa ano sa tuner na nakakabit na sa may ano sa may dito sa may mixer kung yung acoustic guitar niyo is merong ano merong pickup. Itong sa akin is may pickup kaso lang ang mixer lang niya is volume at treble. So wala tayong ganun. Kaya may bumili tayo ng chromatic tuner, no. Kung wala naman kayong ganito, pero meron kayong cellphone, pumunta kayo sa App Store. Meron doon, meron kayong ma-download na guitar tuner. Ang gamit naman noon is yung tunog ng gitara niyo. Bawat strum niyo ng string, makikita niyo kung nasa tamang note kayo. Okay, so yun ang pwede nyong gamitin. Meron naman tayong ano, meron din ako alam na pagtuturo ng manual. Mamaya ituturo ko sa inyo. Pero sa ngayon, ang pinakamadaling paraan kung beginner ka pa lang is meron kang chromatic tuner o yung app sa phone nyo na pangtono. Okay? So kung meron kayong ganito o meron na kayong tuner sa phone nyo, kailangan nyong tandaan ang mga notes sa gitara, no? Ito muna kailangan nyo tandaan nyo yung basic note or yung basic na scale na C, D, E, F, G, A, B, no? So yun ang basic notes ng isang scale, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B. So basic scale siya na Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti. At syempre, babalik ulit sa Si, Do. So, isang buong basic scale siya. No? So, bakit kailangan nyo matandaan yun? So, doon nyo malalaman kung ang tono ng gitara nyo or tono ng string ng gitara is mataas o kailangan nyo itaas o kailangan ibaba. Okay, so, tandaan nyo yan. Sulat ko dyan sa dito banda siguro. Lalagay ko dito para hindi makalimutan. Okay. Next naman, ano ba yung tunog kapag ka-open string? So, meron tayong tinatawag na standard tuning. Kapag ang gitara nyo ay naka-standard tuning, ang 6th string
Ito ang 6 string nasa taas. 6. Ang 6 string, ito ay E. Yung 5th string, pag naka-open yan, N ay A. Ang 4th string, pag naka-open yan, yan ay D. D, so E, A, D. Tapos yung string natin sa ba, ang 3rd string ay G. Ang 2nd string ay B. Ang last string sa baba ay E ulit. So, E, A, D, G, B, E. So, yun ang tunog dapat nito kapag ka-standard tuning. So, paano nyo ngayon malalaman kung naka-standard tune ng gitara nyo? Dun nalalabas ang tuner nyo or yung app sa phone na pang-tune. Okay. So, ilalapit lang natin yung camera para makita nyo kung ano ng tone ng gitara kayo. So, saan nakita nyo siya dito? So, itong tuner natin, meron siya, paano siya inoon? Meron siya dito sa gilid. Tignan natin. Clip on siya. Tignan na dito, meron siya sa gilid na button. So, long press. Hindi naman lahat ng tuner ganito, no? Depende sa mabibili. So, kung makikita nyo, meron dyang legend sa baba. Bawat strum nyo ng string. So, magsimula tayo sa 6 string. So, nasa D siya. So, kung ibig sabihin D, dapat na ang 6 string natin is ang tone is E. So, D, mababa, tataas natin. D, E, E dapat. So, itong ating tuning peg. Tama ba? Ito ang pang-tune natin, itong pipihitin mo. Pa-counterclockwise ang pihit para humigpit. So, higpit ang string para itaas ang tono, no? So, kung mapapansin mo, habang hinihigpit mo yan, mapalo siya dun sa gitna. Ibig sabihin, naka-D na siya. So, kailangan pa itaas natin. Pipihitin pa lang siya lalo. Hanggang maging 3. No? E yan, E. E yan. Kailangan mag-green. So, ang indicator mo na sakto na siya or naka-standard tune na siya sa E is kung magko-color green siya. Yan. Okay. Tapos, punta naman tayo sa 5th string, D. Nasa G siya ngayon. So, sobrang baba, no? G. Dapat ito, ay A pala, dapat A itong ano. A ang tono nito, A. So, G, A. So, itataas ulit natin siya. Remember yung scale natin, after G is A. So, yan na. Nasa A na siya. Okay. Sa A. Yan. Kailangan mag-green ulit. Yan. So, nasa gitna na. Next. Ang fourth string natin dapat D. So, nasa C siya ngayon. Kailangan itaas. Basta A, B, C, D. Okay. Sumobra, ipihit nyo lang pa clockwise. Okay, next. Third string is dapat G. So, F siya ngayon. So, mabababa lahat yung nakatono ng string natin. So, kailangan natin siyang itaas. Ang pihit naman sa pababang string is pa clockwise. So, nakagreen na siya sa F. Konting pihit pa. Huwag sana maputol ang string. So, kung napansin nyo, medyo sumobra siya. So, ba? Then, di ba? So, tumatas ko siya. Yan. Green na rin. Okay? Tapos, ang second string is dapat B. So, nasa A. Kailangan itaas. Dahan-dahan. Okay. There you go. B. Next. So, ito, hindi naman gano'ng nawala sa tono. Nasa A na siya. Yan. So, tono natin yung gitara natin, pero kailangan natin i-fine tune kasi nagkaroon ng tension dito sa neck kasi yung string kasi, since hinigpita mo siya, hinihila niya ngayon yung neck. So, may possibility na yung ibang string is nawala ulit sa tono, pero hindi ganun kalaki yung pagkawala. So, kailangan mong i-fine tune. Check mo ulit, tama yung E, wala na siya sa green. So, green natin yung E. Dahan-dahan lang yung pihit, okay? Dahan-dahan yung adjust. Okay.
na rin. Medyo ano dapat sensitive yung ano, dahan-dahan natin pihitin. May green na. G, okay, natin yung G. Ang B is nasa green na rin. E is nasa green na rin. Tapos, kapag nag-green na lahat, natuloy nyo na lahat na string, tapos yung nasa A. Pag natuloy nyo lahat na string, yan. Try nyo mag-form ng isang chord, no? Kung hindi pa kayo ganun ka ano sa isang chord, try niyong tugtugin yung gitara niya na open string. Dapat ganito yung tunog niya. Diba? Maganda pa, mas maganda pakinggan kumpara dun sa kanina. Okay, kunwari, mag-form kayo ng E na chord, diba, mas maayos yung tunog niya. Try niyo, diba? Okay. Yan. Ngayon, natono na natin siya. Diba? Mas maayos pakinggan. Mas maganda kasi mag-gitara kapag ka nasa tone yung gitara nyo. No? Hindi naman may iwasan since, kumbag, since first time nyo pa lang, madalas mawawala sa tone yung gitara kasi dahil yan habang ginagamit mo habang ini-strum mo, yung tension sa string. Eh. Kaya minsan nawawala sa tono or sa humidity sa ano sa temperature na rin ng kwarto kasi minsan napapansin ko, maski hindi ko ginagalo yung gitara, nawawala siya sa tono. Kasi, may bakal to eh. So pag mainit, pwedeng lumambot or pag sobrang lamig, nag-aano siya, contract, kaya nag-iba-iba yung tono. Kaya importante, chine-check nyo muna yung tono ng gitara nyo kung tama ba bago kayo tumugtog. Kasi mas may enjoy nyo yung pagtugtog nyo kapag ka maganda pakinggan, di ba? Hindi nakaka-discourage. So, tutugtugan ganyan, no? Ay, ang galing mo naman! Hindi naman. Diba? Parang ganun. Ganun lang, diba? Okay? Yan. So, yun ang aking mga paraan kung paano nyo itutono yung gitara nyo. Okay? So, kung meron kayong mga questions or kung meron kayong mga gusto pang malaman sa pag-gitara, i-comment down below nyo lang. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. At i-on nyo na yung notification bell para sa ating mga future tutorials or future lessons sa ating pag-gitara. And syempre, nag-livestream din ako ng mga games, ng PlayStation 4 games. Para kung kayo gamer, kung gusto niyo manood ng mga live stream ng games, pwede kayo manood sa akin. Okay? Kung umabot kayo sa part ng video na ito, pwede nyo papasalamat sa panonood. And that's it. Peace. Goodbye. Peace.